Yo mga idol, welcome back po sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo ang naging laro ng Lakers kahapon kontra sa New Orleans Pelicans dahil marami tayong hindi nakita pero this time bubusisiin po natin yan ang play na nagpapanalo sa Lakers at ang naging galaw ni LeBron James na parang pagod na pagod. Ang mainit na balitang yan at ang iba pa ang pag-uusapan natin pagkatapos lamang nito. Heto na nga mga ka-ball talk. Kung dati puro talo ang pinag-uusapan natin sa Lakers, abay ibang klase na ngayon dahil dalawang sunod-sunod na panalo na sila. At bukod doon, sisilipin at pag-uusapan din natin ang hindi nakita ng fans dahil sa bilis ng laro kahapon. Una na nga ay ang pagiging tila ba pagod na pagod si LeBron James kahapon. Marami nga po ang nagtataka, nag-aalala o nag-iisip ano nga ba ang nangyari sa kanya during substitution. Narito po yung video ni LeBron na tila ba parang may trangkaso at hinang-hina sa laro habang naglalakad at nang maupo sa bench ay naghahabol pa ng hininga at nakayuko na lamang. Mga kaboltok, narito naman yung sinabi ni LeBron James patungkol sa bagay na yan. And just a quick follow, how are you overall physically? We saw with the foot and it seems like your entry level might have been affected tonight. I've been better. Today was the first day I got out of the bed since Sunday night, since after the game. Something going around and it hit me pretty good. Hurt me to my soul to miss the Halloween party with all my guys on Monday. So yun pala mga idol, hindi pala maganda ang pakiramdam ni LeBron sa larong iyon. At nag-umpisa pa simula nung laban nila sa Denver Nuggets at palagi na lamang siyang nasa higaan. At dahil doon, hindi daw siya makakasama sa isang Halloween party. Samantala, sinilip din natin ang mga ginawang bench player ng Lakers yung talagang hindi pinaglaro kahapon. Kahapon nga ay siyam na player lamang ang pinaikot sa Lakers at hindi ginamit sina Juan Toscano-Anderson, Kendrick Nunn, Damian Jones at Max Christie. Silang lahat ay wala pong injury pero hindi lamang talaga ginamit. Lahat sila ay hindi ipinasok kahapon laban sa Pelicans. At tanging siyam na player lamang talaga ang ginamit ni Darvin Ham. At sa huling mga minuto ng laban pa, hindi rin pinasok si Russell Westbrook. At kahit pa overtime, hindi rin siya binalik sa laro. Sali pa ipinasok si Patrick Beverley upang magtrabaho na lamang sa depensa. At si Patrick Beverley nga po ay nagpahirap sa buhay ni CJ McCollum. Kung titingnan din si Patrick Beverley kahapon mga idol, 0 points din yan. Tanging depensa lamang ang naiambag niya kahapon. At talagang maganda ang naging resulta. Ikatlo mga idol, ang play na isa sa nagpapanalo sa Lakers ang buzzer beater shot ng sharpshooter na si Matt Ryan aka Kyle Korver 2.0. Pero bago yan, silipin muna natin ang isang play na magdadala sana sa overtime. Andito si Austin Reeves inbounding the ball. At gusto kong pansinin ninyo dito mga kaboltok, saan lugar mapupunta ang bola at kung saan lugar ito ititira. Play natin. Ayan mga idol, sa side vault pocket din napunta at itinira ang bola. Nga lamang ay hindi ito pumasok. Matapos iyon, duty foul ang nangyari at akalay mong nawalan ang dalawang free throw. Talagang kinabahan, 1.4 seconds na lamang ang natitira. At ito na nga mga kaboltok, same play ang ginawa dito ni Darvin Ham, ang head coach ng Lakers. Ipinasok naman niya si Matt Ryan at pinalitan si Lonnie Walker na tumira kanina. Andito muli si Austin Reeves na inbounding the ball at naging decoy na lamang sila LeBron, Davis, Pat Bev at kay Matt Ryan na nga ang bola. At alam ni Davis na kay Matt Ryan ibibigay ang bola dahil diyan isang magandang screen ang binigay ni Davis para kay Matt Ryan. At gaya nga kanina, side ball pocket din na ibigay ang bola pero this time pumasok ang tira at nagresulta sa overtime. Replay natin yan sa ibang anggulo naman. Yon mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba, pakilike ng video para sa suporta. At mag-subscribe ka na, hit the bell, select all, palagi kang updated.
dahil malapit na tayong mamigay muli ng basketball shoes at bisitahin mo din ang ating Facebook page. Salamat po!